Hi, good morning. Welcome back to my channel. And now, let us proceed on how to assemble and disassemble a system unit. But before that, let us proceed muna kung ano yung mga functions at definition per component or per parts. So, una nating gagawin is bubuksan natin yung system unit. As you can see, merong parang push na lock dito. So, yung gagawin natin is push pababa, tapos slide yung system unit. Yan. Pag mag-click na, open muna natin yung... So, ito yung laman ng system unit natin. Okay? So, unang tatanggalin natin is si power supply, si CD-DVD-ROM, hard disk drive, tapos yung mga wires. Okay? So, next is yung motherboard. At reminder lang, make sure na before tayo mag-proceed sa assembling at disassembling ng system unit natin, tatanggalin muna natin yung mga accessories na nakasuot sa atin. Okay? So, etong system unit natin is hindi siya functional. Okay? So, mag-assemble at disassemble lang tayo to practice. Okay? So, hindi na need natin mag-discharge ng ESD sa body natin, pero pag functional yung system unit, need tayong mag-discharge or use an anti-static wrist strap to prevent the ESD to build up. Okay? So, tatanggalin muna natin. Meron tayong power supply dito. Again, CD-DVD-ROM dito sa taas na part. And hard disk drive. So, unang gagawin natin is kailangan muna natin i-check yung picture dito. So, kung after nating i-disassemble, alam natin kung ano yung unang step or part na i-assemble natin. Okay, yung gagawin natin is kunin muna natin yung mga cable na nakakonect sa each component. Okay? So, make sure na yung SATA cable natin is push pababa yung button before nyo kunin. Okay? So, click nyo to. Ito yung lock na nakakonect sa component. Then, kunin dito sa motherboard. Yan. So, ito yung SATA cable natin. So, it gives function from the DVD or from the CD-DVD-ROM to the motherboard para ma-access ni motherboard yung data na transferring from this component to the motherboard and all over the system unit. Okay? So, next is kunin natin yung eto. Kunin natin yung supply cable from the power supply na naka-connect dito sa CD-DVD-ROM. Itong na part. So, kunin natin. Yan, ito yung hitsura niya. Merong letter L. Okay? So, pag nakuha na, proceed tayo sa hard disk drive. Okay? Same again. SATA cable, push pababa yung lock. Yan. Then, kunin sa motherboard. Then, yung supply cable again. Yan. So, pag wala na nakakonect dito sa hard disk drive at sa CD-DVD-ROM, proceed tayo sa motherboard. Okay, kung ano yung mga nakakonect sa motherboard from each component, kukunin natin yan. Okay? So, proceed muna natin dito sa front ports. Yung front ports, ito yung nakakonect dito. Yan. Yung mga ports na yan, kukunin natin from the front ports to the motherboard. Okay? Kunin lang natin, make sure na memorize nyo. Yan. So, pag nakuha na, lagay natin dito, sa side. Okay? Next one is kunin natin yung mga wires from power supply to the motherboard.
Yan, make sure na tanggal lahat na naka-connect sa power supply. Yan. So, tanggal na siya. So, mukhang malinis na yung system unit natin. Then, yung next na step is kukunin natin yung CD-DVD-ROM at hard disk drive, then power supply, then the motherboard. Okay? So, pag magtanggal ng CD-DVD-ROM, just push pababa, then tulak dito. Then kunin. Yan. So, ito si CD-DVD-ROM. It's a type of storage or room. Read only memory. It reads data in a specific CD or yung compact disc or DVD, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW. So, next is yung hard disk drive. Yan. Kunin natin. So, si hard disk drive, it is the primary storage of the system. Okay? So, iba si RAM, which yung random access memory, at iba din si hard disk drive. Okay? So, ito yung primary storage talaga ng system unit natin, si hard disk drive. Next one is kunin natin si power supply. Ano pala function ni power supply? Ang function ni power supply, it can give electrical current all over the system unit. So, pag mag-function si hard disk drive, CD-DVD-ROM at si motherboard, kailangan functional din yung power supply nyo. Okay? So, kunin natin to. Merong screws. Again, to tighten a screw, clockwise. To loosen, counterclockwise. So, mag-loosen tayo. Counterclockwise yung direction natin. Isa lang. Ito si power supply. Next step is kunin natin si motherboard. Okay? So make sure na walang screws na naka-connect or naka-screw dito sa system unit. Kunin natin. Careful lang. Yan. Baba lang muna natin ito. Yan. Stop. So, ito si motherboard. As you can observe, maraming mga components or parts. Pero, focus lang muna tayo sa mga basics. So, first step, itong RAM or RAM slot. Ito yung unang kukunin natin, pero make sure na before nyo hihilain pataas, naka-unlock yung gilid. Same yan. Same dito. Then, kunin si RAM dito sa side. Memory module. Yan. Next is yung heatsink. Yan yung kukunin natin. So, loosen lang natin ng kaunti. Yan. Then, next, kukunin natin si CPU. So, pag gusto nyo siyang kunin, make sure na naka-unlock dito na side. So, push nyo lang pababa, then pa side, then taas. After dyan, then ganito. So, eto si CPU. CPU stands for Central Processing Unit. So, eto yung brain ng system unit natin. Next one is the CMOS battery. Ito, CMOS. So, push lang natin sa baba. Then, yan. Ito na. Okay, so now, tapos na tayong nag-disassemble ng mga parts at components like hard disk drive, CD-DVD-ROM, power supply, and parts sa motherboard, which is yung RAM, CPU natin, or the Central Processing Unit,
the CMOS battery, and the heatsink and CPU fan. So, punta tayo sa CPU. As you can observe, merong triangle na part dito. Okay? Meron siyang triangle. Yan. Then, dito natin i-coconnect sa may triangle din. Yan. Eto. So, dito natin i-lalagay. So, yan. So, meron triangle dito. Meron din dito sa motherboard. Okay? Then lock natin. Yan lang. The next one is the heatsink or the CPU fan. So, balik lang natin. Then clockwise to tighten screws. Okay, so next is yung RAM natin. Okay? So meron tayong dalawang RAM, so i-insert natin yan dito sa motherboard natin. So yan, make sure na before nyo i-push pababa, nakapantay siya. Push natin yan. So lock na. Next, same dito. Yan. At yung CMOS battery natin. So, let's proceed dito sa motherboard. So, make sure na yung rear connectors is nasa left side nyo or sa left hand para mag-insert na. Tapos natin na screw yung motherboard. Now, let us connect the front ports to the motherboard. So, as you can observe, meron siyang mga colors or naka-color coding siya. So, una natin i-insert itong si USB na port. Next one, ito. So yan. So connected na siya yung front ports papuntang motherboard. Now, let us connect our fans. Itong system fan natin dito sa motherboard. Yan. Then dito yung CPU fan natin. Next one is power supply. Ito yung next na i-insert natin. Next is kailangan nating i-connect yung mga supply cable from the power supply to the motherboard, HDD, and the CD, DVD-ROM. So, hanapin lang natin to. Yan. Yung para merong L.
4 pin papuntang motherboard. Yan. The next one is yung 2024 pin natin from the power supply to the motherboard. Then proceed tayo sa SATA cable. From the CD DVD ROM papuntang motherboard, from the hard disk drive papuntang motherboard. So etong medyo mataas yung uunahin natin because nasa taas ng part si CD DVD ROM. So make sure na yung may lock dito sa CD DVD ROM na component or na part ilalagay. Okay? At dito sa may orange na part. Okay, so meron siyang apat na slot. So kahit saan, pwede nyo siyang i-insert as long as dito lang sa apat. Next is SATA cable from the hard disk drive papuntang motherboard. So now, kailangan natin i-double check if connected na ba lahat ng parts. Number 1, from the power supply. Make sure na yung supply cable is connected sa CD DVD ROM, hard disk drive, and sa motherboard. Number 2, make sure na connected yung SATA cable from the CD DVD ROM, hard disk drive, papuntang motherboard. And number 3, yung front ports papuntang motherboard. Okay, so as you can observe, check natin, double check, triple check before nyo itapusin yung pag-assemble. Make sure na connected yan lahat. Okay? So the last step is kailangan natin i-close yung system unit. Okay? Ito yung merong case natin na merong lock. Yan. So pag pantay na siya, tulak lang natin ganyan. So yun yung steps on how to assemble and disassemble a system unit. So that's all for today's video. Don't forget to like, share, and subscribe. Peace.